Tayo po ang lahat. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayay mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang, sa 40 na paghahanda sa pagkabuhay, at sa pakikinabang namin sa salusalong banal, nang paghahain pinagkamit namin ng katabusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbaba, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mitin niya at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at umahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa namay publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangulunya, o kay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ni ikapuhon ng lahat kong kinikita, samantalang ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinamang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Narinig po natin, mga minamahal kong kapatid, sa aning unang pagbasa sa aklat ni Propeta Oseas, ang patuloy na paanyaya sa atin ng Diyos upang magbalik loob, talikuran ng ating mga kasalanan. Isa po itong alegorya
kung saan si ang propetang Oseas, habang siya'y tumatawag sa ngalan ng ating Panginoon, ito rin yung nararanasan niya sa kanyang buhay. Alam natin na si Propeta Oseas, pinakasalan niya ang isang babae na hindi tapat sa kanya. Alam natin kung makailang beses siyang niloko, pero paulit-ulit niya itong sinusuyo, paulit-ulit na ipinapahayagan niyang kanyang pagmamahal at katapatan sa babaeng ito. Para rin ang Diyos sa kanyang bayang Israel, parang isang taong umiibig at paulit-ulit na nililoko ng kanyang iniibig, pero nananatiling tapat. Parang ang karanasan ng Diyos sa atin, ang karanasan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Tapat ang Diyos sa tipan na ipinangako niya, tapat siyang sumusunod dito, pinapahalaga nito ng Panginoon, pero ang tao, hindi niya pinapahalagahan o hindi natin pinapahalagahan yung tipan na ito. Hindi pinapahalagahan, hindi binibigyan ng importansya. Kaya anong nangyayari? Imbis na mapalapit sa Diyos, imbis na masunod ang kanyang kalooban, napupunta sa masama. Nakagagawa ng mga bagay na hindi maka-Diyos, nakagagawa ng mga bagay kung saan ang isa ay nalalayo sa Diyos dahil ginagawa ang gusto. Ginagawa yung mga bagay na maaaring nakapaglalayo sa Diyos. Kaya nga po yun yung paalala sa atin, mga minamahal kong kapatid. Ngayong panahon, ng buong panahon ng Kwaresma, tingnan yung ating mga sarili't kalooban. Katulad po nung narinig natin na talinhagang sinabi ni Jesus sa ating mabuting balita. Meron pong dalawang tauhan tayo narinig. Yung isa ay Pariseo at yung isa ay Publikano. No? At ano yung pagkakaiba nitong dalawang ito? Yung Publikano po ay tinitignan ng mga Pariseo at Skriba ng mga dalubhasa bilang mga makasalanan. No? At doon sa pananalangin ng dalawa, narinig natin na mas kinulugdan ng Diyos yung panalangin ng pangalawa, ng Publikano, ng makasalanan. Eh bakit nga ba mas kinulugdan? Mas kinulugdan at pinakinggan ng Diyos yung panalangin ng makasalanang itinuturing dahil siya'y nagsisisi at tunay na nagsisisi at tumatalikod sa kanyang mga nagawang pagkakasala. Ang problema po, parang ganito po yan. No? Ang problema, lahat tayo may sakit. Ang sakit natin ay kasalanan. Kung tayo ay mayroong ordinaryong sakit, anong paraan upang tayo gumaling? I-identify kung ano yung nagdudulot o kung ano yung dahilan kung bakit tayo may sakit. Yun po yung kailangan tignan ng doktor upang tayo mapagaling. Alisin yung mga bagay no, na nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Para rin yung ating buhay, pananampalataya, tayong lahat ay may sakit dahil sa kasalanan. At paano natin malalaman o paano tayo gagaling sa sakit na ito? Kailangan ma-identify natin ano yung mga bagay na nagdadala sa atin o naglalayo sa atin sa Diyos. Yung parating nagdadala sa atin sa kasalanan. Yung Pariseo, tama naman yung kanyang ginagawa, inaasahan sa isang Hudyo, magbigay na ikapu, maging mabuti, sumunod sa kautosan, gawin yung tama. Diba, sinabi nga nung Pariseo, ginagawa ko ito. Maraming salamat Panginoon kasi ito'y ginagawa ko. No? Ang problema, naging proud siya sa kanyang sarili. Imbis na ipagpakumbaba o bumaba yung kanyang kalooban dahil ang Diyos ay mapagpatawad, yumabang siya at nagmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya kung nagmamalaki sa harapan ng Diyos, hindi nakikita yung mga kasalanan o nagdudulot sa kanya at naglalayo sa Diyos. Dahil mataas ang tingin sa sarili, hindi makita yung kaliit-liitang nagiging dahilan kung bakit siya hindi kinalulugdan ng Diyos o kung bakit siya nananatiling may sakit. At ano iyon? Yung kanyang pagmamalaki, yung kanyang pride.
Makagagawa lang sa atin ng Panginoon kung tayo ay mananatiling mapagkumbaba. Doon lang atin makikita o marirecognize yung ating mga spiritual sickness kapag tayo ay mapagkumbaba. Kapag hindi natin ipinagmamalaki anuman yung mga bagay na nagagawa natin upang mapalapit sa Diyos. Madaling nakakakilos sa atin sa Diyos pag mababa yung ating kalooban. At madali tayo nakakasumpong ng kagalingan kapag kamababa ang ating loob. O kaya nga iyon yung patuloy na paanyaya ng propeta ng Diyos sa unang pagbasa. Pumunta tayo sa Panginoon. Siyang nanakit ay siyang magpapagaling. At sa maraming pagkakataon ng buhay natin, mga minamahal kong kapatid, napatunayan natin yung katotohanan na nagsugat sa atin, yan din yung nagpapagaling sa atin. Pag hinaharap natin yung isang bagay na kahit na masakit, pag yung katotohanan ay ating pinaninindigan, kahit hindi komportable, nagdudulot sa atin ng sakit ng kalooban, ito yung tunay na nakapagpapalaya sa atin. Ito yung tunay na nakapagpapagaling sa atin. Bakit? Sapagkat kahit anong gawin natin, ang katotohanan, tanggapin man natin o hindi, ay ang katotohanan. Kahit papaulit-ulit nating lukuhin yung ating sarili, alam natin yung gawin, dapat gawing tama. At alam natin dapat tayo naninindigan sa Diyos, naninindigan sa tama. Kaya ngayong katotohanan lang ang tunay na kapagpapalaya sa atin, samantalang sa kabilang banda, yung kasinungalingan at pananatiling manindigan sa hindi tama ay nagagapos sa atin upang tayo makausad patungo sa paglaya, patungo sa Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ito po yung samot dalangin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Nawa, no? Katulad ng bayan, katulad ng panunuyo ng ating Panginoon sa kanyang bayan, nawa, marinig natin yung panunuyo sa atin ng Diyos upang magbalik loob at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Yan po't samot na langin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay yung mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba, humarap tayo ngayon sa Diyos, tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinakwil sa lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ilapit din natin ang lahat na nag-alay para sa misang ito.
at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Siyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kilugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magsawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwating ng pasasalamat ng aming nihihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng manghel si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mamanahal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatin kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginabahan mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirhing Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na magpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magsawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagiling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, layo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magsawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatito, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalit tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat ng huwag maging kampante sa banta ng COVID-19.
Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Sareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawan nawa namin ang wagas sa ginagampanan sa aming pagsasalob na lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Bakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsisumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila mga pako nila ng binyag na ikaw ay kinalang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Panginoong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.